Okay, Makawars, kisa mga gusto magpa-diagnostic dito sa mga motorcycle na FI nyo. So, meron na po tayo. So, ito, monitoring natin cellphone. So, ang gamit ko is easy scan, okay? Papatay mo natin. Pakita ko lang sa inyo, Makawars, yung ano, yung easy scan na ginagamit ko. So, napaka-bilis niyang gamitin. Basta't walang korap yung mga, ano nyo, yung mga wiring. Okay, so ayan, Honda, connect natin. So try muna natin sa dito, mga course, kaganda dito sa ginagamit ko na sensor. Easy talaga, easy scan talaga siya. Okay, pa error muna tayo, tingnan natin baka meron. So wala po. Okay, so meron din po siyang tinatawag na refile, and then meron din po itong remapping. Okay, so sa diagnostic tayo, sensor. Okay, start natin. So dito hindi na natin kailangan pantumingin ng manual. Okay, so ito gumagana yung kanyang fuel injection on. Yung sa unang andar, mataas. Tapos bababa. Tagal ah. So mataas tong kanyang minor. Okay, so babaan natin. 1.6 to 1.8. Pipiitin lang po natin dito yan. Magandaan dito. Pero pag hindi siya natotono rito, mga Kowarski, sa live, ibig sabihin na yun, marumi na yung inyong battery throttle. Okay? Or, para malaman nyo marumi yan, tatanggalin nyo lang to. Check nyo po siya kung try natin. Ewan kung marumi. Ito, marumi na nga po siya. Oh. Okay? So, patay muna natin. Pangkit palinis nga muna na ere. Okay, so Makawarski, ulitin natin ulit. So, kasi marumi yung kanyang body throttle. Pero hindi ko pa po nalinis yung body throttle na to. Ay, paipalinis na may-ari. Sabi ko, linisin eh. So, punta tayo sa live sensor. Okay. O, diagnostic muna tayo. So, ayan. Okay, throttle angle, hindi ko muna papanda rin. Tingnan natin, check natin. Tingnan natin kung bumababa. So good siya, mga Kowarski, pataas. Hindi siya nagda-drop. Okay, so good ang kanyang throttle angle. Okay, so naka-zero naman siya. So goods naman po yan. Minus 2 or plus 2, pwede po siya. Pero naka-zero siya, goods po yan. Okay, and then sa kanyang ignition angle. Pero bago nyo mabasa yan, dapat pumalo ng 70 yung inyong ECT, okay? O yung init ng inyong makina para mag-goods lahat yan. Ito, okay naman lahat. So ngayon, start natin. Okay, so tumataas yung minor. O, normal lang po yun. Tapos pagka naka-minor siya, dapat 1.6 to 1.8. So mababa pa, dagdagan pa natin ng konti yan. Dahil pumapalo siya ng 1.5 eh. Kailangan nasa 1.6 to 1.8. Okay. Okay, so sakto na yung kanyang RPM, mga Kowarski. So goods na siya lahat. Ngayon, FI error. So wala naman pong FI error yan. Na-check na natin yan eh. And then yung live sensor niya. Okay. So goods, lahat ng kanyang ano. So bali sa diagnostic sensor lang naman tayo nag-check kung may problema ang isang Honda FI, okay? So tinuturo naman na ng aking diagnostic tools yung dapat kong gawin sa kanilang mga motorcycle, okay? So ngayon, try natin yung side stand. May kita nyo na copyan, okay? So teka lang. Labo ah. Ayan, naka side stand off siya. Off mo nga, ay on mo nga pangkit. Okay, so gumana. Balik mo. Okay. So goods. Tapos yung fuel pump niya, dito niya makikita yung Makawarski kung working siya. So kagandaan dito sa ano natin, nakikita natin lahat yan. So napansin nyo, nag-on siya. Okay. So goods talaga. Okay, so yun lang, Makawarski, sa mga gusto magpa-diagnostic dito ng mga motorcycle o yung mga gusto magpa-full maintenance kahit anong klaseng Honda,
Okay. And then sa mga Yamaha, Suzuki, Kawasaki or Kimco. Ay, Kimco. Tawag dito. So ang kaya kasi basahin ng ating mga ano, diagnostic mga Kawasaki, yung bali tatlong motor lang to. Suzuki, Yamaha, at saka KTM lang. Okay, so yung mga iba kasi motor hindi naman talaga popular dito sa lugar ko. Madalas lang talaga Honda, Yamaha. Okay. So pasok tayo dun sa mga ano. So meron na rin po tayong mga remap mga Kawasaki. Pero hindi muna tayo magre-remap kasi medyo masela ng remap. Baka tayo ay magkamali. Naloko na. Ayun o, may remap. ECM po siya. Okay. So meron ditong barrio. Pero kasi bago namin i-remap yan, chine-check muna namin ECU bago natin i-remap. Kasi delikado yan mga Kawasaki. Baka magkamali, magkukurap po yung ECU. So hindi po andar. Okay. Ito mga Kawasaki ha. Okay na tong motorcycle na to. Sa mga gusto magpagawa dyan, mag-PM lang kayo sa akin. Location ko, Barangay Hall, Baliwag. Ay, Barangay Hall, Bustos, Bulacan mga Kawasaki. O Barangay Hall, Malamig, Bustos, Bulacan. Okay. Okay.